umaga po mga kabayan. So nandito po ulit kami ngayon kay Ate Jovelyn at saka po kay Kristen. Sila po yung natulungan natin last week na si Ate Jovelyn po ay pipi at pinge. So naiwan na po ng kanyang asawa at mayroon po silang anak na si Kristen Joy. So si Ate Jovelyn po ay balo na. Namatay po yung asawa niya dahil nagkaroon po ng insidente na yun kaya po. Si Kristen Joy po ay nag-iisang anak nila na ang problema ngayon po ni Ate Jovelyn ay kung paano niya itataguyod yung kanyang nag-iisang anak gayong siya po ay pipi at pinge. No? Kristen Joy, kamusta? Okay naman po. Okay, kamusta si Mama? Okay po. Nakapagpa-check up na po ba siya? Hindi pa po. Kailan nga po ulit yung balik ano nyo? Ano nga ba po yung mga... Ito po, asingko. Asingko? Apo. Okay, so si Ate Jovelyn po ay mayroong sakit daw sa bato? Yung hindi po naman gaano, parang kaunti lang. May bato sa bato? Apo. Okay. Tsaka yung wawo niya, yung sa pantog niya, yung wawo, parang naaapektuhan ng pag-ihi. Nagsasara? Opo, parang nagbabara. Nagbabara. Tapos kaya po natigas yung kanya. Pero pag naihi po siya, okay naman po. Pero hindi pa rin maalis yung matigas. Okay. Ngayon niya ho eh, kaya ganyari eh, natutulog siya dyan. Una, umihi siya, naiyak. Sabi niya, bet, hindi daw naaalis. Yun ang ibig sabihin niya, bakit daw hindi pa naaalis? Okay. Kamusta po siya ngayon? Eh, ganyan pa rin po ang ihi niya eh. Tapos nakakatatlong diaper pa siya pagka umaga. Yun nga po, kanina nga po, nag-usap kami ng aking anak na si Jennifer. Sabi ko, Jennifer, paano ba si Jube? Paano ba yan? Kailan ba natin yan? Ibabalik doon kay Dr. Kalani. Ay, nag-ano nga po nung pera. Sin, unang lapit po talaga noon namin, hindi po talaga ako nagyayabang. Kulang lang po talaga ng 100,000 sa 6,000. Yun po. Siyempre, nag-iipon-ipon pa po kami noong binigay. Hindi ko po naman talaga nililikot dahil nakalaan talaga sa kanya. Okay. Si Ate Jovelyn po ba ay pumayat? Opo. 34 lang po yung kilo niya. Hindi po siya dating ganyan eh. Okay. So, hindi pa kayo nakakapag 40 days ano? Hindi pa po. Oo. Mga October 14. Ang 40 days niya. Eh, ito po dahil siyempre eh, yun nga, kamamatay lang. Paano niya po natanggap sa sarili niya na wala ni kanyang asawa? Eh, hindi pa rin naman ho gaano natatanggap namin. Masakit din eh dahil siyempre naandun na ho siya. Ang iniisip nga namin, paano nga yung kinabukasin na lang mag-ina. Yun. Dahil sabi nga namin eh, ipapagamot namin kung halimbawa nga ho, yung gaya noon may nagbigay ho sa amin, iniipo namin, papagamot namin. Iyak pa rin ho siya ng iyak pag nakikinig. Yun po ang picture ng asawa niya. Yung gayon siya magsalita. Ang cellphone niya, tagphone. Okay. At least alam niya po ang sa cellphone. Puso. Cellphone. Okay. Gaano po siya kamahal na kanyang asawa? Ako, sobra din mahal. Kung ano man yung ibigay namin pagkain, kahit kakaunti, hahatiin niya, ititira niya. Sabi ko, wag na iyon na para ikaw ay lumakas. Hindi rin. Papa daw. Hindi niya alam ang tawag tinuruan namin siya ng papa para maliwanagan ng kanyang asawa yun. Ari nga o anak, sabi niya. Inay, ang papa naalaan ako kagabi, sabi niya. Anong grade na nga po siya? Buso. Anong grade mo na nga? Grade 4. Grade 4 na. Okay. Ano nga gusto mo paglaki mo? Teacher. Teacher. Okay. Pinapakita niya po yung gwapo. Sabi niya po, gwapo. Ito yung pinapakita niyo kanyang asawa. Kaya lang hindi natin alam. Tatanungin natin siya, namimiss niya na. Pero hindi po ikaw natin. Ikaw daw ganyan. Love. Pag siya nakaupo dyan, iyak siya na iyak. Nakakita niya. Gano'ng kamahal? Sobrang mahal ito. Yung mahirap. Ano po, hindi niya... Talaga, hindi pa niya matangga. Hindi niya matangga? Ganyan. Sabi ko, yaa mo na, gaya na, patay na. Inaayak lang siya. Hindi namin talaga. Paano sila nagkakilala na kanyang asawa na yun? Ano po siya, yung akin pong anak na yun, taga Santa Ana, tapos yung naging, yung kapatid niya, may naging naligaw din doon sa akin pamangkin. Nakita sila. Isinama yung
yung si Christian, isinama dito. Nakita siya sa cellphone. Christian ang pangalan. Ito po. Kapangalan mo pala, Christian. Christian sa ulit. Papa. Papa, gayong gano'n. Ayan. Ay, ngayon po, eh, nakita siya. Narito niya ito. Ayaw nga po namin yung siya papatasawahin dahil may kapansanan siya. Sabi ko, kung tayo ngang normal, nagkakaroon ng problema, kayo pa ba may problema ito? Pag titiisan ko po, kaya ko po. Okay naman po naman. Hindi siya nahiya na ganyan ang anak ko. Sabi yun nga, ganyan na, maagal yun niya, iniwak ko. Mabait siya talaga na, oh, mabait siya pamilya. Ako nga, akalaan, bakit ginayin? Umiyak. So, pag naalala niya, papa lang siya ng papa. Kahit siya lang, nandito siya na iyak. Sabi ko, bakit? Papa, wala papa. Sabi niya yun, kuya mo na, mamamayot ka lang lalo. Isa, papa. Sini-stress siya na. Hindi niya pala mapaliwala na may kasi mahirap pas natin sa kanya ipaintindi dahil hindi niya naririnig, hindi tayo marunong mag sign language, hindi rin po siya nakapag-aral ng sign language. Pray lang, pray ha. Okay. Oh, sige po. Ready ba? Okay na po yun at least. Okay naman na sila ngayon, no? So ang ano lang talaga natin ngayon ay tulungan si Ate Jovelyn. So, ito pa, pangalan ulit niya, Jovelyn. Lin ulit ito. Ang natatagpuan natin dito sa kalatagan ay puro Lin. Tinulungan namin si Ate Jovelyn na patayuan namin ang bahay doon. Si Ate Lenlen, si Ate Evelyn, si Ate Jocelyn. Lahat ng Lin, Christian Bugilin. May joke lang. Okay, so baka talagang dinadala tayo sa mga Lin. Okay, but anyway, gusto lang naming iparating sa inyo na may nagpaabot ulit ng tulong sa inyo. Galing kay nagpaabot po ng tulong si Mamita, binigyan kayo ng 5,000 pesos. Salamat po. Kami po ay tinulungan. Oo, at eto pa, Lin din yung nagbigay. Evelyn De Guzman, binigyan ka ng 2,000 pesos. 2,095. So, kaya ibibigay namin ito sa iyo. Yung 7,000 pesos. Okay. Galing kay Mamita yung 5,090. Ito. 1, 2, 3, 4, 5,090. Ayan. Ito naman galing kay Tita Evelyn De Guzman. 2,090. Okay. Ito po. 1,090. Ayan. Ay sabihin niya, thank you. Thank you daw. So, maraming salamat po kay Mamita at saka kay Tita Evelyn De Guzman. Malaking tulong na po para sa pagpapagamot. Opo, dyan, madalahin po namin yan. Kasi 10,000 po, gawa po nung bigay niya. Ito talaga namin nililikot yun. Okay, kasi mahirap po. Pag lumala yung sakit niya, kawawa naman siya. Ito nga po, ang pinapagamot. Si Christine, matanda na po yung nanay niya. Oo. Kaya, ngayon nga lang po, nag-iisip kami mag-ina. Sabi niya eh, tapos parang naririnig ko talaga ako sa gabi eh, nakakailang palit siya ng diaper eh. Parang hindi talaga normal yung ihi niya. Dito naman po kami nakapisa. Okay. Sana na yung sana na yung magamot na kaagad. Kasi mahirap po yung sakit sa bato.
napaka lumala, okay, di ba? Siyempre, pagkakulala, talagang magkakaroon pa siya ng okay. O gaano ka mahal si mama? Sobra po. Sobra? Okay sa mga si mama. Ayan. Naano niya na? Mahal? No. Asawa? No. Mahal? Papa. Ito. Isa lang. Isa lang. Okay, sige po. Marami pong salamat ulit kay Mamita at saka po kay Tita Evelyn de Guzman. Thank you so much po. Marami pong salamat sa tumurong sa mga sa anak ko. Thank you. Sa mag-ina. Huwag ka nang malungkot, ha? Nasa mabuting ano na si Papa. Basta kong papabayaan mama mo, ha? Okay, sige po. Maraming salamat po. Gumaling na rin ang aking anak para maging dalaga man na rin, may makita siyang magulang. Mahirap po pag lumaki siya na walang mga magulang. Ano na nga siya. Hindi na nga niya humaturoan ng maayos. Dahil hindi niya masabi niya yung Christine, masama yan, huwag yung gayon. Hindi po niya masabi. Kami na lang nagsasabi. Tsaka yung aking manugang na yun. Siguro kung nakapag-aral po sana siya, ano? Wala po naman wala ditong gayan eh. Ngayon ay naon nung mga panahon ayon. Ay ngayon may nagtuturo na niya ng mga pipe. Ngayon wala. Nung kami ay wala pa. Siguro kung mai-enroll po siya doon. Sasabi doon sa amin, hindi naman talaga namin kaya. Wala na kami pe. Para kahit paano eh. Kaya lang pag nag-aral din kasi na noon, dapat marunong din kayo. At naiintindihan niyo din. Wala rin naman kami. Hindi naman din pwede gawa. Wala nga kami pinagkukunan. Di bali pag ano, manood ka sa YouTube. Wala kang load. Wala kang load? Pero may cellphone ka. Wala kang load? Oh, may panload kay mama, hingi ka 100. Hindi, bibigyan pala kita panload. Oh, ito panload mo. Oh, 500. Ayan. Tapos, manood ka sa YouTube nung pagtuturo, yung basic na pagtuturo sa DEP, kung paano yung language nila. Aralin mo lang. Para magkakaintindihan kayo ni mama. Oh. Oh, yun. Yung mga basic. Matututunan ni mama tapos tuturo mo sa kanya. Ha? Oh, sige. Happy na? Okay. Thank you. Thank you po.